Mahalagang anunsyo ng Malacañang para sa mga Pilipino. Simula na bukas. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na ang notification bell para updated ka sa aking mga videos. Magandang araw po sa lahat ng Pilipino sa buong bansa. Naglatag ang gobyerno ng mga contingency plan upang matulungan ang mga commuter na makahanap ng masasakyan sa isang linggong transport strike na magsisimula sa Lunes. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Chiloy Garapil noong Biyernes, nasa interagency meeting na pinangunahan ni Senior Deputy Executive Secretary Hubert Guevara noong Biyernes, ang Philippine National Police PNP Metropolitan Manila Development Authority or MMDA, Department of Transportation DOTR, at Armed Forces of the Sumang-ayon ang Pilipinas, AFP, na pakilusin ang 106 sa kanilang mga sasakyan para maghatid ng mga commuter sa kanilang mga destinasyon sa panahon ng welga. Inilagay ang mga plano sa kabila ng katiyakan na 94% ng mga jeepney driver sa Metro Manila ay hindi sasama sa welga. Nasa 40,000 jeepney ang inaasahang sasama sa welga sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Sinabi ni Garapil na may ipapakalat na police units para subaybayan ang sitwasyon sa mga apektadong lugar at ruta. Maglalagay ang MMDA ng command center para sa DOTR at PNP para tumulong sa pagsubaybay sa sitwasyon ng trapiko. Mahigpit ding makikipag-ugnayan ang MMDA at DOTR para sa posibleng pagsuspindi ng number coding scheme sa Metro Manila sa panahon ng welga. Ilang transport group ang nagsabi na ang kanilang mga miyembro ay mananatili sa kanilang mga ruta para iprotesta ang plano ng gobyerno na palitan ng modernize ang mga tradisyonal na jeepney. Sinabi ni Garapil na ipinaliwanag ng DOTR at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, sa transport group na ang mga kinakailangan sa pagsasama-sama sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program, PUVMP, ay inilipat mula Hunyo 30 hanggang December 31 ngayong taon. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan ang modernization program, ngunit ang pagpapatupad nito ay kailangang pag-usapan ng mas pabuti sa mga stakeholder, particular na ang mga jeepney drivers groups. Noong Sabado, naglabas ng resolution ang LTFRB na nag-uuto sa mga regional director na humingi ng tulong sa iba pang transport operators sa pagbibigay ng sakay sa mga commuter sa panahon ng welga. Sabi ng LTFRB, hindi maaaring labis na bigyang diin ang pangangailangang mag-issue ng special na permit para sa layunang ito sa mga tanggapan ng rehiyon. Tiniyak ni LTFRB Chairman Teopilo Guadis III nitong Sabado na kahit hindi dumaan ang mga jeepney sa kanilang ruta, may masasakyan pa rin ang mga commuter. Bukod sa LTFRB, nag-anunsyo ang Quezon City, Taguig City, Caloocan City at Valenzuela na mag-aalok sila ng libreng sakay sa mga commuters. Mag-aalok si Quezon City 1st District Representative Juan Carlos Arjo Ataydi ng libreng sakay sa kanyang distrito at mga kalapit na lugar. Sinabi ni Ataydi na magpapakilos siya ng sarili niyang 37 sasakyan sa 37 barangay para matulungan ang mga araw-araw na commuters mula sa kanyang distrito at mga kalapit na lugar na maaapektuhan ng welga. Ano po ang reaksyon nyo dito mga commuters? I-comment nyo lang po sa comment box. Hanggang dito na lamang po. Please subscribe sa aking YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga videos.